Magandang umaga po muli mga viewers. Narito na naman po tayo. Magpapakain na naman po tayo ng banal na salita sa ating mga kaluluwa. Nang ano po nasa bundok po ako ng ilang araw. Doon naman po ako nag-video at yun naman po talaga ang ginagawa ko. Kumantaroon kasi may mga halaman po ako doon. Ngayon po dito, muli tayo sa Kawikaan. Dito po muli tayo sa Kawikaan. Aral kasi sabi ko nga po sa inyo, napakaraming mabuting napakarami pong aral na mapupulot tayo. Diba, napag-aralan po natin yung turo sa mga kabataan, sa mag-asawa, napag-aralan po natin yun dito sa sinulat ni Haring Solomon. Napag-aralan po natin yun. Sabi dito, dito po tayo sa Kawikaan 6:6 verse 16. Ang kinamumuhian daw ni Yahweh ay tatlong bagay. Ay pitong bagay. Pitong bagay ang kanyang kinamuhian. Kapalaluan, iyong kayabangan, kasinungalingan, iyong kabulaanan, kasi kahit sa maliit na bagay, hindi tayo pwede magbulaan. Iyong pagyayabang, ayaw na Diyos yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang akala natin tama na po tayo, dahil tayo tumanda na maraming karanasan, pero hindi po. Dito po sa Kawikaan, marami po tayong matututunan kung paano tayo mabuhay ng matuwid. Dahil sa pagsunod po sa salita ng Diyos, doon lang tayo mabubuhay ng matuwid. Hindi natin pwedeng sabihin na ako naman ang taas ng aking aral. Kaya alam ko ang aking gagawin. Sabi ko nga po sa inyo nung huling vlog ko, hindi po nakukuha sa taas ng pinag-aralan ang matuwid na pamumuhay. Gaya po nito, ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay. Ito. Mga bagay sa kanyang praise God, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Kapalaluan daw, yung kayabangan. Kayabangan, alam na Diyos yan sa puso ng tao. Kaya huwag sabihin na ako naman itama. Ako naman imatuwid. Dahil ako'y nagtatrabaho, wala akong piniperwisyo. Hindi po ganun ang batas ng Diyos. Pitong bagay daw ang kasi kayabangan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Yung daw mga pumapatay ng walang kasalanan. Ayun. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Yung mga lagi na lang bumabalak ng masama sa kapwa, ay ayaw ng Diyos yun. Kayabangan. Ibig sabihin, kapalaluan, kayabangan yun. Kasinungalingan. Kasinungalingan daw. At
praise God at mga pumapatay sa walang kasalanan at mga pumapatay sa walang kasalanan, ibang basta na lang dambahan ng kanyang kapwa. Dalawang klase ang pagpatay, pagpatay sa espiritu, na ibang sinusulsalan mo, pinapatay mo ng kanyang espiritu para makagawa ng kasalanan. Verse 18, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Yung may mga puso na sa kapwa'y walang mabuting isipan. Mga walang magawang tama, kundi puro masama ang iniisip sa kanyang kapwa. Sana'y siya'y maghirap, sana'y siya'y maraming sina nasa kaisipan niya. Sana'y siya'y dahil sa ano, kainggitan. Ganun po iyon. Verse 19. Sabi, sa verse 18, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Yun daw mga paa na ubod tulin sa landas ng kasamaan. Ayan. Yung bang mas madaling maakay ng kasamaan. Saksing sinungaling nagbubulid ng buhangan. Yung mapagawa ng salita. Yan ang tawag dyan, isaksing sinungaling. Nagbubulid. Ng buhangin. Pag-awayin ang saksing sinungaling nagbubulid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa. Laging gusto niyang gawin. Ayun. Yung mga taong ganyan, yung bang walang mabuting lumalabas sa kanyang bibig. Iyan daw walang ibang gustong gawin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Yun ang gusto niya. Yung sol-sol ba? Mga sol-sol na tao na, hoy, nako, iyong magulang masama iyon. Ako lang ang mabuti. Ganon yun. Ang tawag dyan ay saksing sinungaling. Kinamumuhian ng Diyos ang ganyang tao. Kaya huwag niyo pong gawin yun na dahil mamumuhay po sa inyo ang Diyos. Yung bang mapagawa ka ng salita o di ikay sol-sol na tao. Kasi ayaw ng Diyos yan eh. Sa devil yan eh. Yung nagsusol-sol. Sa devil yan. Kaya huwag niyo pong gawin yan. Kasi masama po yan. Kinamumuhian po ni God ang sul-sul na tao. Yung bang mapagawa na, yung bang ang gusto niya pagawayin ng kapwa, huwag na huwag niyo pong gawin kung ayaw niyo pong kamuhian kayo ni God. Ayan. Yan po ang ating pinag-aralan sa ngayon. At sige. Iyan po Kaya po, doon po sa pitong bagay na kinamumuhian ng Diyos, huwag niyo pong gawin yun. Dahil siguro naman po alam niyo ang patutunguhan ng kinamumuhian ng Diyos. Kaya po
huwag niyong gagawin yun. Yung pitong bagay na nabasa natin, yung bang kinasusuklaman, akalain mo yung salitang kinasusuklaman, kayabangan, kasinungalingan, pumapatay sa walang kasalanan, kinamumuya ni God yan. Pusong sa kapway, walang mabuting isipan. Yung taong sol-sol, pusong sa kapwa daw ay walang mabuting isipan. At ang laging nais pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin, pag-awayin ang kapwa. Kaya, mga kapatid, ito po'y pag-aralan nyo. Baka ito po'y mga nasa puso nyo, i-alisin nyo po. Dahil kinamumuhi ang punga ni God yun. Nakakatakot po yun, yung maging sultol ka, maging sinungaling ka, pangit po. Kinamumuhi ang punga ni God. Kaya, wag po natin gawin yung mga ganyang bagay, yung kamuhian tayo ni God. Kaya, mga mahal kong viewers, sana po ang pahalagaan nyo po, kasi ang totoo po, maraming bagay na kaya nagaganap dahil wala ang batas ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, pahalagaan nyo po kung ano ang narinig nyo, dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako yun. Ang lahat ng mabuti na ginagawa ng isang tao ay galing kay God. Iyon ang kalooban ng Diyos. Kasi si God naman di naman pwedeng gumamit ng bibig ng aso o di ka, ng hayop. Hindi naman po pwede. Talagang yung tao lang na gustong magpagamit. Kaya diba? Kung tayo nakikinig nga doon sa mga salitang masasama, mas pahalagahan po natin itong mga turo ni God sa ating buhay. Kaya sabi ko nga doon sa, di ba, po doon sa unang vlog ko na may mga, may mga katapat iyong bawat gagawin at sasabihin ng isang tao. Yung pagwalang bahala natin sa salita ng Diyos. Pagdating daw ng ipo-ipo ng buhay, yung bang ipo-ipo, ibig sabihin, paikot-ikot ka na, hindi mo pa alam kung paano mo lutasin ang kahirapan. At hinagpis ng buhay. Ang hinagpis, maaring na may na-aksidente, may nakulong, may mabigat na karamdaman. Ang sabi ni God, kapag binaliwala mo ang aking salita, ang aking karunungan, hindi kita pakikinggan. Tatawanan kita, di ba? Nakakatakot yung ganun. Tatawanan ka lang. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung kailan naroon na ang mga kapahamakan, saka lang natin, saka lang naaalala ang si Lord ng tao. Pero kung maginhawa ang buhay, maayos ang buhay, walang karamdaman, hindi naghihirap, hindi po yun naaalala ng mga tao. Kaya po kailangan maalala ng tao, kasi dumaan ka man, may bagyo man buhay dumating sa'yo, kampante ka, sabi nga ni God, wala ka sa katakutan. Yung bang hindi ka takot, di ba? Pangkaraniwan, meron ako na-observe na, masakit niya ito, tagiliran ko. Takot na. Masakit niya itong aking likod. Takot na. Pero kapag ikaw
sumusunod sa batas ng Diyos, hindi ka matatakot eh. Kasi gagawin sa iyo yun, pararanasin ka ng mga ganyan upang magpakilala ang Diyos sa mga tao. Gaya ng mga testimony ng buhay ko na napakarami. Kaya sa atin po mga viewers, mga mahal kong kapatid, mahal po kayo ni God. Kaya kung manonood po kayo nitong video ito, alam ko po na mahal kayo ni God. Para sa inyo po ito. Kaya niyo po ito narinig. Maraming salamat. At muli tayo na pinakain. Kasi pagkain ng ating kaluluwa, yun para hindi po tayo manghina. Dumarating ang pagsalakay ni Satan sa ating buhay. Halimbawa, ihinarap tayo sa taong manggagalit. Alam na natin ang katapat noon ay, uli kaya ang apoy ay tubig. Ganun. Kasi alam natin ang batas ni God. O, sige, magpasalamat po tayo. Kaninang umaga, maaga akong linis ng bahay. Mga, siguro gumising akong mga alas 3, naglinisan ako ng aming bahay. Sabi ko, salamat Panginoon at ako'y buhay pa. Kasi maraming, kung nakikita, bigla na lang. Thank you, Lord.